Magandang umaga sa lahat! Ako si Teacher Abby. Ang ginamit ko pong app para sa video editing na ito ay walang iba kundi ang CapCut. Napakadali lang pong gamitin ang CapCut, kaya siguradong kayang-kaya nyo ito. Ang gagawin nyo lang po, pumunta sa aking YouTube channel na Teacher Abby at makikita nyo po doon ang procedure ng paggamit ng CapCut. Huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like at mag-follow. Thank you! So hello teachers, nandito tayo ngayon sa aking screen para ipakita ko sa inyo kung paano po ang step by step ng paggamit CapCut. Yung CapCut po ay pwede po siya sa ating iOS or sa ating Android. At saka pwede po natin siyang gamitin sa ating laptop, pero dapat po na-install muna natin yung Blue Stacks o kaya yung NOX or yung NOX. Po magpo phone mirroring screen po tayo para po makita nyo po kung paano yung paggamit po ng CapCut. By the way po, ang gamit ko pong phone ngayon ay iOS po. So, let's start. I-screen mirroring ko lang po siya. So, ito na po ang screen natin. So, ang first thing to do po natin is pumunta po tayo sa ating App Store. Dito po sa ating App Store. So, punta po tayo dito sa ating Apple Store, App Store, or kung sa Android po is yung Play Store. So, ang gagawin po natin, punta po tayo dito sa ating search. And then, click po natin, type po natin dito yung CapCut. CapCut. Then, hanapin po natin siya. So, ito po yung itsura ng CapCut po. So, ito po, i-click lang po natin to siya. Click po natin to. Dito po may nakalagay po na get. So, for me po, since naka-download na po ako ng CapCut, so open po yung nakalagay dyan. So, after po downloading, by the way, kailangan po ng internet connection yung paggamit po ng CapCut para po mabilisan yung pagtatrabaho natin. So, open ko po. So, ito yung lalabas sa ating screen. New project. So, first thing to do po, click po natin yung new project. Ito po, sa taas. And then, hanap po tayo ng pwede nating magamit po na unahin po muna natin yung background natin. So, hanap po tayo ng background dito. Pasensya na po sa mga pictures ko. So, hanap po tayo dito ng background. So, example, pipiliin ko po itong ito. Pipiliin ko po siya. So, example, punta po tayo sa kung ano pong gusto natin na background, na picture po. So, click po natin to. And then, click natin yan sa taas. And then, click natin tong add. So, nandito na siya sa ating screen. So, kung makikita nyo po, dinrag ko lang po ito. Yung picture, paganyan, paganyan. So, pwede po natin i-delete to. Itong ending po ng CapCut. Highlight lang po natin. Click po natin mismo yung video and then click po natin tong delete. So, eto na. So, eto na po yung itsura niya. So, ang susunod po na step na gagawin natin, okay, drag ko po siya para medyo mas mataas. So, ang step po na gagawin natin po na sunod po na step ay mag-upload naman po tayo ng video. So, paano po tayo makaka-upload ng video? So, text, stickers, overlay, or effects. So, ang gagawin po natin, i-click po natin tong overlay since gumagamit po tayo ng background. So, for me po, hindi po siya necessary na kailangan pong green yung tela sa likod or basta kahit ano po, basta po medyo solid or medyo plain po yung background. So, kinilik ko po, by the way, kinilik ko po yung overlay. So, kung makikita nyo po, click po natin yung overlay and then click po natin siya. So, pag-click po natin mismo sa ating video, automatic po na pwede po natin siyang umaga sa lahat. Ako, ma-firm, si pwede po natin siyang matrim. So, pwede po na dito pa, hindi pa po natin nagamit yung video o hindi pa po natin upload sa ating CapCut, pwede na po natin matrim yung ating video. So, trim ko po siya. Okay, and then check po. And then click po natin yung add. So 41, 50%. So loading pa po siya. And then kahit data po, pwede po natin gamitin yung data. So kung makita nyo po dito sa screen, meron po siyang nandito na po siya at saka yung background nasa likod. So kung mapapansin nyo po,
hindi po pantay yung size niya. So, ang gagawin natin, click natin po mismo yung screen natin, tapos ipapantay po natin siya sa ating size po. So, example, ito po. So, yan na siya. And then, anong gagawin natin para matanggal tong screen na to? So, punta tayo dito sa baba po. Click natin tong ating video. Ito. Click natin tong video natin. And then, makikita natin sa baba, ito, may remove background. So, click natin yung remove background. And then, hintay lang po tayo ng percent. Kung makikita nyo po dito sa taas, remove background 708%. So, meron na po tayong improvement. Kung makikita nyo po dito sa taas, sa screen natin, na wala na po yung background natin. So, actually po, ito po yung ginamit ko sa aking demo teaching. So, let's start po sa ating screen. So, tingnan po natin. Play. Nang umaga sa lahat, ako si Teacher Abby. Okay. So, dito po, lalagyan ko po siya ng Teacher Abby since kilala po ako sa inyo. So, ang gagawin po natin, hanapin po natin kung saan gulo po yung Teacher Abby. Ako si Teacher Abby. Okay, dito po. So, drag lang po natin siya dito. And then, punta po tayo, click po natin to. Ito siya. Okay po. Tapos, click po natin yung text. Then, mag-a-add text po tayo. Then, i-a-add ko po yung name ko po na Teacher Abby. So, kung makikita nyo po, ito po yung itsura niya. Then, pwede po tayong pumunta dito sa style. So, dito po sa style, meron pong iba't ibang design. So, click po lang po siya. Ito po. Yan. So, meron po siyang mga iba't ibang design. Pwede din po dito sa taas, meron din pong iba't ibang fonts. So, pwede din po natin siyang i-click. Ito po. Iba't ibang fonts. Kaya ito. Or ito. So, depende po kung ano pong gusto niyo. Meron din po ditong sa color, sa stroke, sa background, sa shadow. So, for me po, dito sa style, click ko lang po itong system na to, Teacher Abby, and then, hanap po ako dito ng fonts na medyo maganda. Okay, ito po yung gagamitin ko. And then po, punta po tayo dito sa, pwede din po dito sa effects, kung gusto niyo po. Meron din pong iba't ibang effects po na pwede natin gamitin. And then dito po sa bubble, pwede din po yung mga may background or kung anong gusto niyo. Pwede din siya. And then, dito sa animation. So, for me po, itong Teacher Abby, idadrag ko po siya pababa. And then, sa animation, depende din po kung anong gusto niyo. Ito bang wave in, ito po, or faded wipe, right? So, for me, ito pong nasa dulo yung gagamitin ko, yung type. And then po, drag ko po siya dito. And then, Teacher Abby. So, yan. So, ito po yung ginamit ko, Teacher Abby. Pwede din ito, Teacher Abby. So, pwede din yan, Teacher Abby. So, if tapos na po tayong mag-edit kung ano po ilalagay natin, click po natin yung check. And then, balik po tayo dito. Drag po natin siya pababa. Then, tingnan po natin ulit. Sa lahat, ako si Teacher Abby. Ang ginamit ko pong app para sa... Okay, ako si Teacher Abby. Then, pwede po natin ito mismo, katip kasi po, ito po, magbe-base po siya kung gaano po katagal yung text po natin sa screen. So, for me po, medyo natagalan siya. So, pwede po natin i-drag pababa, pabalik. So, time lang po natin, ulitin po natin. Ako si Teacher Abby. Ang ginamit ko pong... Okay. So, ako si Teacher Abby. Ang ginamit ko pong app para sa video editing na ito ay walang iba kundi ang... Okay, kung makikita niyo po dito nang nalagpas na po tayo, wala na po siyang background kasi po hanggang dito lang yung background na lagay natin. So, ang gagawin po natin para mag-extend po yung background hanggang matapos yung video, i-click po natin to, dyan, drag po natin hanggang dulo. Balik po tayo dito. And then, meron po ditong edit. Meron din po ditong audio, text,
stickers, overlay, filters, format, canvas, at saka adjust. Pwede din po nalagyan natin ng audio. Click lang po natin yung audio. And then, meron din pong sounds. Kung meron po kayong sounds, meron din po ditong libre po. Free, i-download lang po natin. Meron din pong effects. Kung gusto niyo po, meron pong effects dito na pwede natin isingit po sa gitna po ng video. Video editing na ito. So, loading pa po siya. Meron din po ditong laugh, fight, magic, at saka yung transition. So, napakaganda po ng CapCut po kasi po free siya. Wala din po siyang watermark. And then, lahat ng features na gusto po natin, meron po siya. So, yan po. Then, extracted. Pwede din po extract a sound from an imported video so you can use it in your project. So, pwede din po natin gamitin. Then, voice over. Kung gusto niyo pong mag-voice over, pwedeng-pwede din po. So, next po, stickers. So, meron din pong stickers. So, ang gagawin ko po, kung mapapansin niyo po dito, ginamit ko pong app para sa video editing na ito ay walang iba kundi ang... Okay. Ang ginamit ko po, so, kung makikita niyo po, tinaas ko po yung aking kamay para po meron kayong makita. So, ang gagawin po natin, next step po, click po natin yung stickers dito. And then po, nandito na po lahat yung stickers. Meron pong nakalagay dito na add image. And then, hanap ko po dito yung, click ko po dito yung sa taas, yung CapCut. And then, drag ko po siya dito. So, ganyan. And then, let's try. Ulit po natin. Ba, kundi ang CapCut. Okay, kundi ang? Di ang CapCut. Napakadali. Kung makikita niyo po, siningit ko po dito yung image po ng CapCut. Cut. Napakadali lang pong gamitin ng cap. Napakadali. Okay, kung mapapansin niyo po, medyo nabulol po ako dito. Paano po natin i-edit or i-trim yung video natin pag nagkamali po tayo sa gitna? So, click po natin to. Okay. Balik tayo dyan. And then, kung makikita niyo po dito, nandito yung face ko po sa taas. So, click po natin yan. And automatic po na nandito na tayo sa na-highlight na po yung video natin. So, uulitin lang po natin kung saan po tayo nagkamali. Dadrag ko lang po pabalik. Gamitin ang cap. Kung mapapansin niyo po, nagkamali po ako dito. Okay, so dito po, medyo okay na po yung words ko po dito. So, ang click lang po natin yung split. Split. So, putol na po siya. So, balik po tayo dito kasi dito po yun ako nagkamali. CapCut. So, CapCut. Cut ko po siya. So, kung nandito yung straight po dito na line, dito ko po ni-stop kasi dito ko po siya i-edit. Then, click lang po natin yung split again. Split. Okay, kung makikita nyo po, meron na po tayong cut. So, ang gagawin ko po, i-highlight ko po yung cut and then, hanapin po natin yung delete, tsaka delete. So, delete na po siya. Deleted na po siya. And then, highlight ko lang po ito. Ito. And then, drag ko po siya papunta dito. Pabalik. So, drag ko po siya ulit. Pabalik. Okay. So, let's try po na i-play ulit. CapCut. Napakadali lang pong gamitin ang CapCut. Kaya siguradong kayang-kaya niyo ito. Ang gagawin niyo lang po, pumunta sa aking YouTube channel. Okay. Kung makikita niyo po. Po, pumunta sa aking pumunta. So, sinabi ko po dito pumunta sa aking YouTube channel. So, again, balik po tayo dito. And then, click po natin yung stickers. And then, so, meron pong mga play dito. Medyo hot, season. So, depende po sa inyo kung anong gusto nyo. So, ito po, click ko po itong subscribe. Ilalagay ko po siya dito sa gilid. So, kung i-adjust po natin siya, yung mismo screen lang po yung hahawakan natin. Then, idadrag po natin siya pa ganyan po. So, subscribe sa aking YouTube channel. Balik natin. At makikita niyo po doon. So, tingnan natin. Ulitin natin. YouTube channel. Sa aking YouTube channel. Para po magpantay yung tono, yung boses ko po sa video. Sa aking YouTube. Okay. And then po, after nun, nilagay na po natin yung subscribe. Maglalagay naman po tayo ulit ng text. So, dito po, add text. Then, ilalagay, itatype ko po yung YouTube channel ko po na Teacher Abby. Then, hanap po tayo ng style.
pwede pong gamitin. So, system na lang po yung gagamitin natin para madali. So, ito po yung pipiliin ko and then drag ko po siya dito. Then, check. So, try po natin. Sa aking YouTube channel na Teacher Abby at makikita nyo. Okay. So, kung makita nyo, drag natin konti pero para medyo mas mataas. So, pantay po siya. Nyo ito. Ang gagawin nyo lang po, pumunta sa aking YouTube channel. By the way po, lagyan pala natin ng animation yung na yung ating subscribe. So, click lang po natin mismo yung ito po. Then, may animation. Then, pwedeng ganyan. Bounce in. Fade in. Minimize. So, ito ang i-click ko po is itong yung spring in. So, yan. Then, sa Teacher Abby po, animation po. So, try po natin yung animation. Hanap po tayo dito. Ito yung gusto ko. Balik tayo dito. So, open. So, try po natin i-play. Pumunta sa aking YouTube channel na Teacher Abby at makikita niyo po doon ang procedure ng paggamit ng CapCut. Huwag kalimutang mag-subscribe. Okay. Nandito po. May sinabi po akong subscribe. So, punta tayo ulit po dito sa stickers. And then, hanap po tayo ng subscribe. So, lagay ko po siya dito. And then, subscribe, mag-like, at mag-follow. Mag-like. So, click ko din po itong like. Kayo na po bahala kung saan nyo gustong ilagay. So, like. So, ito po. Ilagay ko po siya dito. So, balik po tayo. Mag-subscribe, mag-like, at mag-follow. Thank you! Okay, kung babalikan po natin siya. So, yung like niya po, medyo na-late po ako. So, ganyan, drag po natin siya dito po. So, ulitin natin. Huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like, at mag-follow. So, meron pong sinabing mag-follow. So, punta tayo ulit sa stickers. Then, hanapin po natin yung follow. Then, ilalagay po natin yung follow sa baba. Okay, nandito na siya sa baba. So, drag lang natin siya. Palitin lang natin siya. And then, pwede din palakihin. Depende sa inyo kung anong gusto nyo. And then, dito sa baba yung follow. So, ulitin lang po natin. So, yan po. Ulitin po natin. Okay, yan po siya. So, ganyan lang po kadali yung paggamit ng CapCut. Then, pwede din po tayong gumamit ng voiceover if ever po meron kayong... Sa demo teaching po, pwede din po tayong mag-screen recording po sa ating Microsoft, sa ating PowerPoint, and then isisingit po natin yung video dito, and then mag-voiceover po tayo. Meron pong voiceover dito. Sa audio, click po natin yung audio. Dito sa sounds, meron pong choices, meron din pong effects. So, walang internet connection. Meron ding transition, extracted, at saka voiceover. So, click lang po natin yung voiceover po, hold to record. Then, automatic po na meron na pong lalabas na boses po dito sa ating CapCut. Then, check lang po natin. So, ganun lang po kasimple. So, after po na nakapag-edit na kayo, ang gagawin po natin is pumunta po tayo dito sa taas. So, meron po siyang choices. Click ko po ito. So, depende po kung ano po yung choices ninyo na resolution. Pwede pong 1080p pixel or 2K, 4K, and then yung frame rate niya, pwede din pong 30. So, for me po, ang pipiliin ko po is yung 1080 pixel, and then click po natin yung... Okay, so pag ganito po yung, pag nag-extract po tayo or nag-export na po tayo, wag po tayong lalabas sa screen para po hindi po mag-error or mag-stop yung video po na ina-export po natin. So, ito siya, save to device and your projects. So, click po natin yung done and then punta po tayo dito sa aking photos and makikita po natin dito yung ginawa natin. Ako si Teacher Abby. Ang po yung itsura niya. Meron din po ako ipapakitang yung ginawa ko pong demo teaching. Pwede ko pong ipakita sa inyo. So, stop muna natin yung ating screen, phone screen, para po makita nyo sa aking laptop yung ginawa ko pong... Kasi po, nilagay ko na po siya sa aking laptop. So, ito yung itsura niya. Ipiplay ko lang siya para at least meron kayong guide kung ano yung kalabasan ng aking demo teaching. So, ito siya. Maayong adlaw mga bata. Ako ang inyong maestra, si Teacher Abby.
Kumusta mga bata? Karon, atong tun-an ang paggamit sa pa. Una-una, kana ang og kana ang nga. Karon, sulayan nato. Kung makita ninyo diri sa akong mga kiliran, aduna ko'y mga hulagway nga balay, tubig, bugas, mga prutas diri sa taas, ibang okay, nabakita, mga gulay nga ginabaliya na meron pa yung since tama sa buwan sa maong isisulat ni Joey Ray S. Armidon. Meron din po akong story time. Adunay usa ka bata nga nagnanlan o Joey nga buutan matinabangon kugihan o mapinanggaon sa iyang ginikanan. Si Joey nag-eskwela sa Nueva Flores katulong ang hulagway. Kung atong tan-awon, ginatudlo sa bata ang mga lang-lang. Para po makasabay. Uy, sa ka, ang tama nga tubag ni Ini? Blanco, mansanas. Unsa? Mao, ag. Good job, mga bata! Karon, gusto na ko nga mas muhaw. So, yan po yung aking video sa aking demo. Unta na amoy nakatunan karong adlawa. Dagang salamat mga bata. Ako si Teacher Abby. Bye-bye! Thank you!